No, we are really very sure of the safety of the use of dolomite in that area, Your Honor. Salamat po at kaakibat po nitong tanong tungkol pa rin ba sa dolomite? Yeah. Sige po, Deputy Speaker L. Ray Villaverde. Hindi, yung maganda naman yung explanation ni Secretary Simato, unang-una yung concern is ano ba ito, unhealthy. Sinabi naman niya hindi ito unhealthy. In fact, aside from magandang, maganda po ang aesthetics niya na white sand, nakakalinis pa siya ng tubig at ginagamit sa aquarium. At alam rin ni Congressman Barber siya, dahil golfer siya, ginagamit po ito sa mga sand area ng golf. Kung nag-golf kayo, yan ang ginagamit. Ako nag-golf ako, safe po yan. Then pangalawa, siguro kung nakapunta rin kayo sa Plantation Bay siguro, sa Boracay, Shangri-La, or sa ibang resort, ginagamit po yan as a aesthetic na sand. So hindi po first time gagawin po yan ng DNR. Meron po bang dolomite dumping na nangyayari ngayon sa Manila Bay? Meron po. Ito po ay kasama sa ating total effort for Manila Bay, the cleanup of Manila Bay, which is embodied na naka-embody po sa mandamus na binigay ng Supreme Court sa gobyerno. Sa pagpapatuloy itong programa na ito ay kailangan malinisan po iyong ating baywalk. Ang ating baywalk kasi ito yung parang nakikita natin na masyadong madumi noon, lalo na kung magkabagyo-bagyo noon, punong-puno po yung garbage dyan na nagagaling pa sa mga ibang-ibang lugar. So ito yung dahilan na binigyan, kinasuhan po ng iba-ibang mga lawyers against the government at tawag natin mandamos na kailangan linisin itong Manila Bay. So ang aking nakitang na kailangan unahin ko was the baywalk. So nagkaroon pa tayo ng cleanup noong last year at dahil sa pandemic ito na medyo nahinto yung ating paglilinis. So pinagpatuloy po natin last month or the other month lang nang medyo na-lifted yung ating quarantine. So ito po yung ginagawa natin ngayon, lininisan, binawasan natin yung water quality na masama dyan dahil sa paglagay natin ng treatment plant po dyan sa baywalk. Ang kasi may tatlong esteros na lumalabas po dyan. Isang estero na gagaling po dyan sa Padre Paura, lumalabas po dyan sa may tinabunan ng linilinisan natin. Ang pangalawa po dyan sa may Remedios at sa pangatlo nandyan sa Yacht Club o Abad, Estero de Abad. Pinag-isa po natin ito para malinisan ma-treatment plant. May treatment plant na pinagawa tayo doon, malinis na po dyan, wala nang lumalabas direct from the esteros dyan sa lugar na baywalk. Pero yung ano po, kailangan po binawasan namin yung mga nakatambak na basura sa ilalim ng tubig. Malalim po yan at katunayan niya, dahil sa malalim niyan, nung mga linilinisan namin, may mga nagligo dyan, mayroon nalunod po na bata dyan. So dahil sa kalalim. So ang aming plano talaga ay alisin yung mga dumi sa ilalim kasi malnourished na po. Halimbawa, sabi natin malnourished na po yung ilalim ng tubig na yan. So ito po yung ginagawa natin ngayon, linilinisan natin ngayon dyan. Pang last phase na po ito kasi naalis na natin ilang tonelada po ng mga basura na naalis na dyan. So ito po ngayon ang ginagawa natin. Ngayon yung nakikita po ninyo na tinatambak na dolomites dyan ay kasama sa proseso. Kailangan lagyan po namin kasi konti ng bits dyan kasi walang bits po yan. Pagdaong mo kasi dyan noon, tuloy tubig na kasi kaya ang dami pong ano dyan, nadidisgrasya. At katulad yung sinabi ko ang nalunod. So, naglagay po tayo na parang bits yan. Linagay na nakikita naman yata ngayon. So, napag-isipan namin na madumi po, mayroon tayong footage sana dyan kung gano'ng kaitim ng ano dyan, yung sand, buhangin. So, kailangan in-scrape namin po yan at saka papatungan ng malinis na sand. Ito po, pinag-isipan namin kung anong itatambak namin dyan. Ang una namin naisip ay, maka itong lahar, pwede dyan. Marami naman tayo sa Zambales. Pero yung lahar kasi po, masyadong na-discard po namin na option yan kasi masyadong pino. At at the same time, hindi maganda po, parang magputi kasi gumabasa yan eh. So, din-discard namin option yan. The second one, a clean sound. Kasi dapat hindi na namin gamitin yung nandyan na sound po eh. Kailangan alisin namin. So, naghanap kami
na mga pwede diyan sa river na sana sa kasi bawal po yung kumuha ng mga sand diyan sa mga seashore line ngayon, bawal po. So nakahanap kami pero wala kaming nahanap. So may nagsabi na mayroon dolomites. Ito po yung ginamit nila, ang dolomite diyan sa mga resort diyan sa Mactan. Yung malalaking resort po ginamit nila diyan yung dolomites. Meron pa isang town diyan, Dalagit yata sa Cebu, ginamit po yan. So meron kaming experience na diyan na pwede magamit. Pangalawa, dolomites, kailangan rin natin na medyo mineral na linisin yung tubig. Kasi nourishment ang kailangan nito eh. So nakahanap kami, pwede ito na gamitin yung dolomites. Tingnan po ninyo sa mga kuwara, yung mga aquarium, na bumibili ng aquarium na may mga isda dyan, na may pinapresent dyan, bato-bato yan, mga sand dyan is dolomite. Dinilinisin niyo po yung tubig na ito. From acidic, magiging alkaline po ito. So, yan ang ano. So, kinonsider na namin lahat yan. So, dolomite go. Sabi, so, dolomite po ang inanan natin. Pero meron, sa research namin, ay meron harmful effect. Ang nakalagay po sa research niyan ay, kung kinakrush yan, yung dolomite during the mining doon sa source ng mining area ay kung wala kang protected dito sa mga protection diyan sa noise protection mo ay harmful po yan kasi nandiyan po yung mga particles, small dust particles na lumalabas, silica yon, silica kasama sa component ng dolomite. Yung dolomite po ay ang pinaka major component, chemical component po yun, dalawa malaki. It is calcium, which is about 75%, and magnesium, which is about 20-something, 23, plus may mga maliliit na chemical component na. So, yan ho ng dolomite. Pag natapos po nilang na-mine yan, imamine yan, mamimili ka kung gano'ng size na bibiliin mo po eh. Kung gano'ng, kung bibili ka ng, ano, ng dolomite, kung anong gusto mo size. So, pinili namin na a bigger size, bigger than sand. Mas mabigat sa sand, at saka mas malalaki. Yung butil niya po, granule niya. So, yun ang napili namin. So, ito na ngayon ang nandyan ngayon, binubuhos. Eh, marami kaming naririnig ng mga nag-uupos dyan kasi maraming mga reasons for the opposition. Number one, sabi, harmful. Totoo nga po yun during the crushing. But one na nandyan na, nailubog na sa tubig, hindi na, ano yan, eh, nakakatakot lang kasi yan yung dust po, dust particles. Pero ngayon po, hindi na po, wala nang pong dust particles yan. So, ito yung ginaangit ngayon dyan. So, nakikita po natin, yung nandiyan ngayon binubos nila, balak namin, 100 meters po yan na wide, tapos 60 meters sa lalim. Ang ibig sabihin, tatakpan po namin yan para yung tubig dyan ay medyo mas malinis na. So, ganun po ang nangyayari ngayon. Kung high tide po yan, mapupuno po yung sand na yan. Pero during low tide, bababa na several hundreds of centimeters, so 1 meter ang kalalim. Kung maglo-low tide, makikita mo yung mga ano ko, yung buhangin na yan. Pero in ano yan, during the process, ay kailangan naman maganda yung interventions natin. We have a JO tube interventions na kailangan hindi mawas out po yan. Parang may 100 meter po na may tube yan, sinasalpak namin ng sand yan, parang parallel to the shoreline, para i-hold niya yung sand. The moment na yung waves ay babalik sa, meron nag-hold po yan, kung itutulak na naman niya, pagpunta sa shoreline, babalik yon. So, hindi po mawawala yon. Hindi mawawala yon, naka-static yon. Makikita po sa September 19 po, we are planning to open that one. Sa September 19, that will be the culmination of our International Coastal Cleanup Day on September 19. So nag-umpisa na kami maglinis ngayon. Araw-araw po naglilinis kami dyan ngayon, matatapos sa September 19. So we'd like to invite the public to see and cooperate with us in cleaning that bay. Mag-start po ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 9, and we will have a very short program to see yung natapos na project. So yan po ang aming ang pinaplano namin for that portion of the baywalk. Ganun po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Secretary. Sana po, Secretary,
Ako po ay gandang-ganda doon sa inyong paliwanag at hango po doon sa inyong paliwanag. Ang dolomite pala ay delikado kung ito ay pulbos. Pero dahil malalaking granule lang inyong inorder, inaasahan natin na hindi ito magiging delikado. Kung tama po yung aking pagkakaintindi, Secretary. Sure. Meron po akong dala-dala na dolomite. Gani ito po. Ganyan pong kalaki? Hindi, mas malaki po ito. Ito yung kinuha ko sa aquarium. Yung mas malilit po ito, thrice the size of an ordinary sand, the granular sand, times 3 po. Kaya mas mabigat, mas malaki. Mas malalaki po yon. So, yun po yung ano, hindi na ililipad ng hangin kasi yon ang nakakaano eh, yung the dust portion. So, we are really very sure of the safety of the use of dolomite in the area your honor. Salamat po at kaakibat po nitong tanong tungkol pa rin ba sa dolomite? Yeah. Sige po, Deputy Speaker L. Ray Villaverde. Hindi, yung maganda naman yung explanation ni Secretary Simato, unang-una yung concern is ano ba to unhealthy. Sinabi naman niya hindi to unhealthy. In fact, aside from maganda po ang aesthetics niya na white sand, nakakalinis pa siya ng tubig at ginagamit sa aquarium. At alam rin ni Congressman Barber siya, dahil golfer siya, ginagamit po to sa mga sand area ng golf. Kung nag-golf kayo, yan ang ginagamit. Ako nag-golf ako, safe po yan. Then pangalawa, siguro kung nakapunta rin kayo sa Plantation Bay siguro, sa Boracay, Shangri-La, or sa ibang resort, ginagamit po yan as a aesthetic na sand. So hindi po first time gagawin po yan ng DNR. Ako ay support this. Excited na po ako pumuntang Manila Bay. Last time pumunta po ako doon was 40 years ago. Because of this, yung ginawa po ni Secretary Simato in the DNR, I think libo-libong tao ang gustong pumunta dyan. So I think let's give the DNR a chance. Kasi last na lang, Chairman, nung pinasira yung Boracay, sabi rin ng mga tao, ang dami nagreklamo. Nung natapos, pinuri na po nila ang gobyerno. So, palagay ko, pag natapos ng project, marami nang magpupuri rin sa gobyerno. So, yun lang po.